Chocomocho Flying Titans, Dina Wong, the next PBL bestseller kaya ngayong All Filipino Conference 2023 dahil sa pagkawala ni Jay Amazing. Jel kayo na hindi papaya na alam ng lahat na siya daw ang next queen bestseller. Mars Alba magpapakilala na ngayong next season. Kyle Negrito hindi magpapahuli. Gia, sasaniban siya. Sa galing, connection at chemistry pang hawakan. Yan po ang ating pag-uusapan kayo before that. Don't forget to like, comment, and subscribe and pa-hit notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bonggong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Marami ang nagsasabing si Dina Wong na daw ang next queen na magiging best setter sa PBL. Dahil nga sa pinakita nitong galing pagdating sa VTV Cup, naginanap sa Vietnam na talaga namang nagpakitang giras ito at nagka-podium pa ang kanyang team. Sige daw itong madala dito sa PBL kaya naman, posible rin na pwede siya maging best setter ngayon. Dahil hindi lang sa pagsiset siya magaling, pwede sa blockings at talaga namang malaki ang kanyang improvement. Dahil dati ay talagang napakataas ng kanyang set pero ngayon medyo okay na at talagang may connection na siya lalong lalo kay Cici Rundina na porsyento kung porsyento kung pumalo Ketlin Viray at Desiree Cheng. Kaya naman good luck naman sa iyo Dina Wong. Hindi naman papayag itong si Jel Cayuna na alam naman natin second best setter kumpara sa ibang setter ng team. Kaya naman kung tutuusin ay pangalawa siya sa pinakamagaling sa PBL sunod kay Gia. Nagamit na rin siya sa international game kaya naman may experience din siya at pwede magkataon siya rin ang maging best setter ngayon sa All Filipino Conference 2023 at pakaabangan nga natin ito. Lalong lalo pakitang kita natin na lumakas lalo ngayon ang signal nang bumalik nga itong si Jovelyn Gonzaga kaya good luck na lamang. Mars Alba, pwede na kaya mag-shine ngayon na kahit bago pa lamang sa PBL. Kilala nga natin si Mars Alba bilang isa sa best setter ng UAAP at Salasala Champion Team din. At posible din talaga mag-best setter siya kung tutuusin dahil nga hindi lamang sa pagsiset siya magaling. Magaling din siyang pumalo at may utak din. At kahit na sa receiving, digging ay magaling din itong si Mars Alba at maaasahan. Kaya good luck na lamang. Malay natin, mailabas na ang tunay ng galing lalong lalo pa kung darating o babalik si Coach RDJ at si Kali Mao. Kaya aasahan natin ito. Kaya good luck na lang kay Maring Mars Alba. Syempre, hindi rin magpapahuli dito. Itong experience sa din sa international game na si Kyle Negrito, ang second setter ng Kremlin Cool Smashers na champion team sa All Filipino Conference last season. Kaya naman syempre hindi ito basta-basta papayag na maagaw ang best setter sa kanya at pakapunta sa championship ngayong paparating na season sa PBL. Kahit papano, kahit malayo nga, itong si Gia Murado ay nandito pa rin ang talagang supporta ito sa kanya at hindi lang yan, kung babalik si Coach Tay Bundit ay mas lalakas ito. Panghawakan din niya ang chemistry at connection niya sa Creamline para ma-defend ang pagiging defending champion at malay natin galingan niya at maging best setter siya ngayon sa All Filipino Conference kahit wala si Gia. Kaya guys, kung kayo ang tatanungin, posible nga bang madala at maging best setter ngayon All Filipino Conference si Dina Wong dahil sa experience niya sa VTV or sa Vietnam? Muli kaya si Jel Cayuna na naman na alam naman natin naging best setter na at magaling talaga. Hindi naman kaya ang baguhan na si Mars Alba from F2 dahil lalo pang hindi lang sa pagiging best setter siya. Magaling kahit sa depensa ay talagang maaasahan. O si Kyle Negrito again dahil nandyan ang support ni Gia at ng Team Creamline, connection at chemistry ang panghahawakan. I-comment na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.